Happiness Life, mga ka-life change. Tama na ang diskarte. Tama na ang paghahanap. Tama na ang ginagawa mo sa iyong buhay sa panahon ngayon. Dahil talagang kailangan natin magsikap. Kailangan natin gumawa ng paraan. Ano ang ating gagawin? Magnegosyo! So guys, may mga negosyo na pwedeng simulan sa napakababang halaga at nandiyan lang sa iyong paligid. So guys, iikot-ikot ang iyong mga mata at gamitin natin ang ating mga isip at sa paggawa ng ating mga kamay, sigurado at tiyak na may tagumpay. So simulan natin ang WAIS na OFW, may negosyo. Hindi lang ito para sa mga OFW, para din po ito sa mga tao na gustong makahanap ng diskarte. So today, sisimulan natin ang ating first episode ng WAIS na negosyante dito lang sa Life Change OFW. Stay tuned for more from this content. Diyan lang kayo, Life Change. Negosyo. So ano ba yung mga tinatawag natin mga diskarte? Ito yung kakayanan mo na naisip mo, na ginawa mo, diniskartehan mo, kaya magkakaroon ka na ng kabuhayan showcase. So hindi na natin kailangan mag-isip ng malaking puhunan. Hindi na natin kailangan mag-isip ng masyadong malaki. Ang mahalaga, ma-execute mo yung bagay na simple pero may dating. Okay? Simple pero may kita. So ano ba yung mga negosyo na to? Ito yung mga pagkain. Okay? Number one na needs ng tao, kumain. At ang tao, basta may pera, kakain. So, ang kailangan mong negosyo, siguro right now, is pagkain. So, na-realize mo ba sa baryo mo, may nagtitinda ba ng mga pagkain? O, di ba? So, kung nakita mo na wala pa, or may mga pagkain, pero yung iba naman yung sayo. So, yan ang ating gagawin. Kailangan kung merong ibang pagkain at iba yung sayo, sa tingin ko, mabibilang ka naman. So, ano ba yung mga simpleng negosyo na pwede nating gawin sa ating harap ng bahay or sa ating baryo? O ano ba ang pwede nating gawin dyan? O, diba? Number one, siguro ang iniisip nyo ay ang pag-iihaw-ihaw. So, alam nyo ba na ang pag-iihaw-ihaw is malaki ang kita? Tumutubo yan ng 800 to 1,000 daily kung malakas ang pwesto, di ba? Pero mahina na dyan yung 500 pesos daily, ha? I'm talking about daily. So magkano naman ang puhunan? Kung meron kang puhunan na 3,000 to 5,000 pesos lang, is pwede ka na mag-start ng negosyong ito. So ang bibilin mo yung mga pang ihaw-ihaw, isaw, baboy, taba, hotdog, ano pa, yung mga et cetera yung pwede mong ihiyaw-ihaw. Diba? So, from that, iikot na yung puhunan mo. Diba? So, madadagdagan yan. Dahil alam mo naman, matubo yung mga yan. So, kailangan lang maging malinis at masarap ang pagtitimpla mo ng yung mga pagpanindang ihaw at yung sauce. Okay? Yan ang magpapalakas sa iyong negosyong ihaw-ihaw. So, ano pa ang pwede mong idikit? Dapat mag-combine ka naman para naman talagang hindi na sila lalayo. Diyan na lang siya sa iyong maliit na pwesto. Dagdagan mo na rin ng different kinds ng palamig. Meron chocolate flavor, buko juice flavor, gulaman flavor. Dahil yung mga gulaman na yan, yung mga juice na yan, yung mga palamig na yan, is madali lang ibenta. Diba? Madali lang din gawin. May lalagyan ka lang, may yelo, may asukal at yung ingredients mo, pwede na. Di po ba? So, dagdagan mo pa ng ice candy. Kung meron ka refrigerator, so magagamit mo na yung ice candy mo, ilapag mo na rin dyan sa pwesto mo sa may iyong harapan para yan ay mabili. Di po ba? So, kung may tinda ka rin yelo, sali mo na rin isabay ang yelo sa pagtitinda o yung yelo mo mismo ang gagamitin mo, ang bibili mo para ilagay doon sa palamig mo. So, nagkakaroon ng combination. Di ba? So, maliit na halaga, may kita. Sa maliit na halaga, merong papasok na biyaya.
na pwede mong paikutin araw-araw, di po ba? So marami akong na-research sa YouTube channel, marami akong na-research also sa mga kilala natin na pagtanungan ko, na sa sipag at tiyaga, diskarte, meron naman talaga na resulta. So, di po ba, maganda yung ganun. So, kung dumarating na marami ka ng paninda na ihaw-ihaw, pwede mo na yung i-market, gamitin mo yung way na tinatawag na marketing, humanap pa ng mga magtitinda, example, by location. Kung sa bayan ninyo, ilang barangay meron, so isipin mo na lang kung sa bawat barangay may pwesto ka ng ihaw-ihaw sa gilid-gilid. Wala namang renta masyado yun eh. Siguro pwede ka magbigay sa baryo, pandagdag sa pondo nila, malaking tulong na yon. So nakatulong ka na, nagkaroon ka pa ng maliit na negosyo, meron ka ng kita. So ano pang hinahantay mo? Huwag na mag-isip-isip ng kung ano-ano. Huwag masyadong palakihin ang iyong puhunan. Pwede nang magsimula sa maliit lamang. So guys, I'm encouraging you. Yes! Basta may diskarte, tama ang paraan, tama ang ginagawa, walang masama. Dahil alam naman natin sa panahon ngayon, kailangan natin gumawa. Okay? Kung hindi ka gagawa, mahihirapan ka. Ang pamilya mo, kailangan ng pagkain, kailangan ng budget. So if I were you, I will start this business. Palamig and ihaw-ihaw. Okay po? So ito po ang wise na negosyante. Dito lang sa Life Change OFW Journey. Nagsasabi po na, kung may diskarte, may tiyaga, mayroon po kayong ginhawa sa buhay. Okay po ba yun? God bless. And kung nagustuhan niyo po ang aking share, please like and share. And don't forget to comment down below. Subscribe na po kayo. And don't forget to click all notification bell para updated kayo sa mga upload ko mga video dito lang sa Wise na Negosyante. So, episode po ito ng Life Change OFW Journey. Sana po nagustuhan nyo. God bless for simple tips, for simple life. Enjoy and thank you for watching! Salamat! So, ito po ang ating mga tinatawag na simpleng negosyo, palamig at ihaw-ihaw na talaga namang may kita ito daily. So, ano pang inaantay nyo? Simulan nyo na ang pagninegosyo ng ganitong business, ihaw-ihaw sa paka, sa malamig, sa harap ng bahay ninyo. So, siguradong may kita ang kabuhayan. Simple but very affordable para sa ating mga mamimili. May ulam na, may merienda pa. Muli po, maraming salamat sa tumatangkilik sa Life Change OFW Journey. Thank you for subscribing, like and share, comment down below, click notification bell all, at maraming salamat sa inyo patuloy na panonood. Thank you for watching Life Change OFW Journey para po sa inyo mga ka-OFW. Maraming salamat po!